Kamusta kay Rosario? Ayos naman ho, Sir Samuel. Nga lang, medyo may problema lang ho. Oh, anong problema? Yung tatay ho kasi niya eh. Si Mang Ben, ayaw ho sa akin. Ang sabi ho kasi sa akin, trouble lang daw ang dadaling ko kay Rosario. Ayan talaga ang pag-ibig, Juan. Minsan kailangan kong dumaan sa mga mabibigat na pagsubok para lang mapagtibay pagmamahalan ninyo. Bakit ho, Sir Samuel? Ganon din po ba kayo ni Ma'am Laura? Kami ni Laura, maayos lahat ang takbo ng pag-ibig namin. Pero alam mo, Juan, minsan, meron akong nakilalang babae. Nagaling sa probinsya, ha? Tagal na panahon na yun. Yun ang babaeng minahal ko ng kakaiba. Sino yun? Yung first love nyo? Maaari mo sabihin yun. Kaya lang hindi ko nalang kung ano nangyari sa kanya. Kung saan siya nagpunta. Kung nasan siya ngayon. Bigla lang siyang nawala. Wala man lang pasabi. Bigla lang niya ako iniwan. Alam mo, Juan, inisip ko lang siguro na baka talagang hindi niya ako minahal. Pero sabihin ko sa'yo, ako minahal ko siya. Mahal na mahal. Kaya ikaw, Juan, kung sigurado ko na sa pag-ibig mo, at siya na talaga, alagaan mo siya. Pantayan. At huwag na huwag makakawalan. Sir Samuel, sino naman po yung maswerteng babaeng unang minahal ninyo? Sir Samuel, sandali lang. Matawag ko si Ashong. Chong! Ano, may balita ka na? Hello, best friend. Naku, may maganda akong balita sa'yo at sigurado ako matutuwa ka dito. Ito, papakiusap ko sa'yo, best friend, ha? Ito, manan! Hello? Ikaw ba yung sinasabing anak ni Amelia? Oo. Oh, ako si Juan, yung anak ko ni Amelia. Kasamahan ako ng nanay mo sa simbahan, iho. Talaga ho? Di ibig niyo sabihin, kilala-kilala niyo yung nanay ko. Oo. At tatanong na nga sa akin ang kaibigan mo, yung tungkol sa nobyo ng nanay mo. Kilala niyo po ba yung tatay ko? Ang alam ko, iisa lang ang naging nobyo ni Amelia dito. Pero hindi ko na matandaan ang pangalan niya eh. Ang tanda ko lang, parang isa siyang negosyante. Meron nung negosyo ang tatay ko? Ang tanda ko, meron siyang restaurant at tindahan ng mga appliances sa Maynila. Sa Maynila ho? Saan ho dito sa Maynila? Pasensya na iho. Matagal ko na kasing nakasama nanay mo eh. Hindi ko na maalala. Talaga ho? O sige ho, maraming salamat tumanang ha. O sige iho. Hello best friend. Okay naman yun, di ba? At least ngayon, alam na natin kung saan natin nahanapin tatay mo. Sige, Siyong. Maraming salamat. Sama tayo magkwentuhan na pagbalik mo dito sa Maynila. Good news. Nahanap ni Asya ang ama mo. Hindi pa ako, Sir Samuel eh. Pero may balita na ho kami. Masyado daw po yung tatay ko dito sa Maynila. Juan, huwag kang mawala ng pag-asa. Pagpatuloy mo lang ang paghahanap sa iyong ama. Tulad na sinabi mo, marami kang katanungan tungkol sa sarili mo. Kapag nakita mo siya, lahat yung masasagot. Juan, sigurado ako, tatanggapin ka niya. Maraming salamat, Sir Samuel. Pinapalakas niyo yung loob. Maraming salamat sa tulong mo. Wala po yun, sir. Malaki naman po binayad niyo sa akin eh. Matanong ko lang po, sir. Sino po ba talaga yung Amelia na hinahanap sa akin ng dalawang batang yun? Yun yung nakalangang malaman. Dahil tapos na ang trabaho mo. Tanda mo to. Walang makakaalam na kahit sino man ang pinagawa ko sa'yo. Nagkakaintindihan ba tayo? O, sige po, sir. Makakaasa po kayo, sir. Salamat. Chong! Best friend! Hello? Ay, nga pala, best friend. Ngayong alam na natin na dito nakatira yung tatay mo sa Maynila. Para naman natin siya hanapin.
Huwag ka mag-alala, Siyong. May naisip na akong paraan. Pupuntahan natin yung mga lumang restaurant dito. Saka yung mga nagbibenta ng mga appliances. Magtatanong-tanong tayo. Malay mo, makita ko doon tatay ko. Esper naman. Eh, para naman nakakapagod yun. Lawak-lawak na itong Maynila. Oh. Saan naman natin siya hanapin? Siyong, paano ko mahanap ang tatay ko kung hindi ako magtsatsaga?